Magandang umaga po. Ako po si Taj, at ito po nga ang kaibigan na si Ian. Kami po yung mga representative. Hindi. Alis na kayo dito. Hindi po, salamat po. Magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Magandang umaga po. Ako po si Taj at ito po ang aking kaibigan na si Ian. Kami po yung mga representative ng Philippine Publishing House. At kami po ay nandito upang paghandugan kayo ng serbisyo kagaya ng mga librong ito. Kuya, wala akong pera eh. At saka, nade-download naman yun sa internet. Kaya hindi ko na kailangan yun. Maraming salamat po. Salamat po sa oras. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Isuot ninyo sa inyong dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Pabili nga po ng MP, yung litro. Bayad o. Dali na. Pre! Long time no see. Kami nga pre, session sa baba. Sa baba, sige. Ando na tropa. Gusto po eh. Ayos naman, ang balita. Kami ano sa baba. Lagi niyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palason ng Diablo. Yun! Yes! Yes! Go. Halipo. Kuya, ano ba yun? Hindi nyo ba alam laban ni Pacquiao ngayon? Sige po. Pasensya na po sa abala. Sige, okay lang. Ano ba yan? Ano ba yung mga yan? Donasyon? Ang hingi ng donasyon? Hindi po. Nagbibenta po kami ng mga libro tungkol sa health po, sa lifestyle po, at higit sa lahat po, tungkol po sa Biblia. Ay, okay naman pala. Ba't tingin pa nga ng iba dyan? Ito po. Meron po kaming Bible story. Meron po siyang mga at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Maganda nga ito, no? E di, bumalik na lang kayo. Baka may pera na ako. Sige po, salamat po. Ayun! May bago na! Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hiniram ng Diyos. Ikaw na siya, siyempre! Ikaw na siya, siyempre! Ikaw na! May tama ka na ako po eh, oh! Ikot na! Ay, pare, tinagin! Kailangan mo yan? Anong ginagawa mo? Ayo, pre, sila yung nagbenta ng libro. Nakasabi ko yung bumili nung alak. Pustahan tayo. Pumuntahin dito. Magkano? Pag yung mga pumunta dito, parisin mo, ha? Baka hindi lang libro masira ako dyan. Pre, strong to. Wala na tayong pulutan, pre. Sabi ko naman siya. Huwag kayo pumunta dito. Yung mga libro, hindi namin kailangan yan. Nag-action na kayo ng oras dito.
Sige po, salamat po. Hindi ka panalis! Mabalasin niya mga yan! Wala tayo mapapala dyan! Hindi ko alam kung bakit pero feeling ko ayaw tayo pupuntahin ng kaaway dyan kasi may mga makapangyarihan mangyayari. Magandang tanghali po. Ako po si Tadsh at ito po ang aking kaibigan na si Ian. Kami po yung mga estudyante na nagsasummer job po. Wait, kanina pa yung pinapalis ha? Ay, palis ko muna eh. Palis na kayo ha? Palis ka. Saks na lang pumasok dito eh. Sorry po, alis na po ako. Brada, ano-ano ha? Ayos ka. Ano pinaniwalaan mo ha? Ano pinaglaban mo? Ano yung Diyos mo? Nakita mo na? Nakita mo na? Iniwas mo bagay din nakikita? Ano ka? Bobo? Bobo na talaga yun! Uy! Uy! Ba't ganyan ang mukha mo? Ay, Ian. Kung nandun ka lang sana kanina, nakita mo sana kapangyarihan ng Holy Spirit. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? May sagot po ako sa tanong ninyo. Handa na po ba kayong makinig? Ah, sige, sige! Pakinggan natin ang karunungan ni Kulak po! Sasagutin ko po yung tanong ninyo sa pamamagitan po po na isa pong tanong. Bilisan mo na, sayang oras namin eh. Nakikita niyo po ba yung otak ninyo? Bakit? Di! Loko ba? Kung ganun po, paano niyo po nalaman na may utak kayo? Isang pa pong tanong, nakita niyo na po ba yung hangin? Hindi. Point mo. So ayun, hindi po natin nakikita yung hangin pero nararamdaman po natin siyang gumagalaw sa pamamagitan po ng mga puno. Naniniwala po ako sa Diyos, di dahil sa nakita ko siya. Naniniwala po ako sa Diyos dahil naramdaman ko po siyang gumalaw dito po sa buhay ko. Noon po, isa rin po akong bulakbol. At doon po, nagsimula na sinubukan ko pong magdroga. Sumasama po akong kanin-kanino para lang po makahanap ng kasiyahan. Pero pagdating po ng huli, naramdaman ko po na parang may kulang. May kulang po dito sa puso ko. At isang araw po, may dalawang tao pong kumatok sa akin. At inimbitahan ako sa isang Bible Prophecy Seminar. At doon, sa pamamagitan ng isang panalangin, tinulungan ako ng Panginoon na panagumpayan ng mga nakasanayang kong bisyo. Sa tulong niya, natigilan ko at natinalikuran ko ang mga bagay na ito. At ngayon, nararanasan ko ang tunay na kaligayahan na di makikita sa iba. At ito ang rason kung bakit ako nagbabahay-bahay. Ito ang rason kung bakit kami hugot ng hugot sa bag namin ng mga libro. At ito ay upang magbigay pag-asa sa mga taong nawawalan nito. Ba, di ba yung hugot mo eh? Sana may sugod ng Diyos sa buhay ko para matulungan niya ako. Ito? Ito yung dayo, ba't na ako pag-aaral eh? Sawang-sawa ako sa buhay ko. Sawa lang ako sa buhay ko! Brad, ba't ba ginagawa to? Pinapayak mo ako eh. Napapaisip ako. Wala akong ginagawa. Ngayon ay nararamdaman mo kumakatok sa puso mo ang Diyos, kaibigan. Oo, mahirap hugutin ang mga bisyo. Pero isipin mo, mas madaling hugutin ang mga bisyo natin kaysa hugutin ang mga paon na nakatusok sa kamay niya at sa mga paa. At magagawa mo lang yun kung lalapit ka sa Kanya. Tatanggapin ni Kristo kung ano ka ngayon. At sa bandang huli, hindi niya tatalikuran kung ano ka dati. Makakamit mo ang tagumpay pag nagawa mong iwasan ang mga bisyo nito. Salamat, Brad. Ano ba yung binibenta mong libro? Ito. Oo. Gustuin ko man, pero wala akong pera. Sige, Kuya. Sa'yo na to. Anong bahala sa bayan? Ito ba? Salamat. Sayang! Dapat pala di na ako umalis. Kaya nga eh. Basta lagi mong tatandaan na hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng pag-ibig, ng katapangan at kahusayan.
Magandang umaga po. Ako pala si Romel. Isa po akong representative mula sa Philippine Publishing House.